Me. I once was.
Thank you.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa huling araw ng January. Bukas po ay February na. Salamat sa Panginoon sapagkat naranasan po natin sa buwang ito ang kanyang biyaya, ang kanyang katapatan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-iingat at pagkalinga sa bawat isa sa atin. At nawa ito'y magbigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang panibagong buwan, ano po, at mga susunod pang buwan, no? Patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. At dahil po sa mga na-experience natin ito, no, ay may dahilan tayo para purihin patuloy ang Panginoon, sambahin siya, no, bigyan siya ng pinakamataas na pasasalamat, no, sa umagang ito. At patuloy nating pag-aralan ang kanyang salita sapagkat sa ating paggawa nito ay marami pa tayong makikita na instructions ng Panginoon para hindi tayo mawala, hindi tayo maligaw at matapos natin ng may kagalakan, no, at mabunga ang taon pong ito. Kaya sa ating pong pagpapatuloy, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 9 verses 36 to 38. No, Matthew chapter 9 verses 36 to 38. Pakinggan niyo po at aking babasahin. Sabi po dito, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami humihingi ng tulong sa inyo sa oras na ito sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa mga itinuro mo na sa amin nitong nagdaang mga linggo at salamat sa patuloy na ituturo mo pa sa amin, lalo tigit sa oras na ito. Bigyan mo po ng karunungan ang bawat isa sa amin. Maging ang inyong lingkod, may bahagi niya ito ng may kalinawan at kapangyarihan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin po munang panoorin itong video na ito. สิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกโอเคตูลัดโปงนั้นในวิดีโอนี้นั้นถ้าเราไปสังเกตดูทั้งโลกและประเทศของเราจะเห็นว่ามีมากมายที่ต้องการของคนที่ต้องการอะไรตามที่ระบุในรายงานของ Rappler.com ตามที่ระบุในสำรวจของ SWS noong 2019 ay mayroong 2.1 million families na nagutom at nakaranas ng kahirapan. Ngunit noong 2020, dahil po sa epekto ng pandemic, maraming nawalan ng trabaho, maraming nagsara ng mga kumpanya, marami ang nagkaroon ng karamdaman, marami ang namatay, no po, ay nadoble ang nakaranas ng tagutom at saka ng kahirapan. Yun po, naging doble po ito, naging from 2.1 ay naging 4.2 million families ang nakaranas po nito. Kaya marami pong mga agencies, no, marami pong mga tao ang talagang nagkawanggawa para matulungan ang mga ito. Sabi nga po ng isang professor or assistant professor sa Ateneo, Development Studies Program. Sabi niya, it is imperative that they are provided with food, money, and healthcare until they recover. So, napaka-importante na tulungan, no, bigyan ng ayuda ang mga kababayan natin ito. No po. Kaya nga, gaya ng sabi ko kanina, ay ang gobyerno, no,
At ang marami sa mga private agencies ay nagbigay ng mga ayuda, ng mga tulong. Ano? Even mga churches ay nagkaloob din ng mga physical needs na ito. Pero ngayong umaga, mga kapatid, ako po'y naniniwala na higit sa mga pangailangan ito, higit sa mga physical needs na ito, ay meron po tayong mas kailangan pang ipagkaloob. No? Hindi lamang sa mga mahihirap na ito, hindi lamang sa 4.1 no? families na ito, kundi sa lahat ng mga tao kahit anuman ang iyong estado sa umagang ito. Sapagkat ito ang pinakakailangang kailangan at lagi na dapat tugunan. No po? Ito po yung pangailangang spiritual. Okay? Spiritual needs. At ang tangi lamang po na makakapagkaloob nito po, ng pangailangan ito ay tayong mga mananampalataya. Tayo po na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang sariling tagapagligtas at tayo po na sumusunod sa Kanya. At ang pangailangan pong spiritual na ito na atin pong kailangang ipagkaloob ay ang mabuting balita ng kaligtasan. No po? Kumbaga, kung may panahon, kung may oras na dapat tayo pong mga mananampalataya ay ipagkakaloob ito, ngayon na po yun. No? Sapagkat napakarami po tao ang nangangailangan ng kaligtasan. No po? At napakarami ng paraan para magawa natin ito. No, talagang ang social media ay napakalaking tulong para gawin po natin ito. Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, pinamagatan ko po ang ating mensahe, it's time to reach out. It's time to reach out. Ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 19 verse 10, pagkatapos na sumampalataya sa kanya si Zacchaeus, ang sabi niya dito, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." No? So ang Panginoon daw no ay dumating, pumunta dito sa lupa para hanapin at iligtas ang mga naliligaw no o ang mga nawala. Kaya mga kapatid, napaka-importante po no na tayo na sumasampalataya sa Panginoon ay ganito rin ang gawin, ano? Hanapin at bigyan ng aral ng kaligtasan ang mga naliligaw ng landas, no? He came to seek and save the lost, or in other words, he came to reach out, no? The lost. Ano bang ibig sabihin ng reach out, no? Ang sabi ng Merriam Dictionary, napakaganda ng kanyang pagkaka-define dito, no? Ang sabi dito, reach out means to make an effort to do something for other people, no? To make an effort, okay? Ibig sabihin talagang mag-exert ka ng effort, no? Hindi ito pa-easy-easy lang ang ibig sabihin ng pag-reach out, kundi talagang you will go another mile, no? Talagang i-stretch mo yung iyong kakayahan, no? Katulad ng makita natin dun sa video kanina, talagang salamat sa Panginoon na sa kabila ng maraming nangangailangan ay marami pa rin ang mga taong gustong tumulong. Ano po? So, tayo po, mga mananampalataya, ay may kakayahan po tayo sa pamamagitan ng lakas na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon at sa magandang balita na tinanggap natin buhat sa Panginoon, ang balita ng kaligtasan, ay pwede po natin itong ipagkaloob. No? Again, hindi lamang sa mga mahihirap, kundi sa lahat ng tao, no? Na wala pang Kristo sa kanyang puso. Sapagkat ang sabi sa Mark chapter 8 verse 36, "What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his soul?" So makita po natin dito mga kapatid na ang pinakamahirap na tao at pinakakawawang tao sa mundong ito ay hindi yung walang pera, walang bahay, or walang ari-arian. Ang pinaka nakakaawa at pinakamahirap na tao sa mundong ito ay yung taong walang Kristo sa kanyang puso. Yung tao na maliligaw, no? Na naliligaw ng landas dahil
wala ang Panginoon. At again, mga kapatid, ang tangi lamang makapagkaloob ng pangangailangan ito ay tayo din po na before or once ay nangangailangan din, once ay naligaw din tayo ng landas, pero dahil sa may nag-reach out din sa atin, sinabi sa atin ang aral ng kaligtasan at ito'y tinanggap natin dahil sa biyaya ng Panginoon, ito rin ay atin pong ipagkaloob sa kanila. Let's exert our effort, no, to reach out to these people. At kung babalikan po natin ang ating pinag-aralan kanina o binasa kanina sa Matthew chapter 9 verses 38 or 36 to 38, makikita po natin dito na ayon dun sa Luke chapter 19 verse 10 na Jesus came to seek and save the lost, ito po ang kanyang ginawa. And if we will summarize yung ginawa ng Panginoon dito sa chapter 9, makikita natin ito sa verse 35. Ang sabi dito, Jesus went through all the towns and villages teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Ito talaga ang pinagtuunan ng pansin ng Panginoon. Talagang ginugol niya ang kanyang buhay, no? Lalo tigit yung last 3 years niya, no, para magpagaling, no, mangaral ng aral ng kaligtasan. Ngayong umaga, kung babalikan nga natin itong Matthew chapter 9, no, sa verse 37 and 38, tingnan po natin ang sinabi ng Panginoon pagkatapos na mapagalingin niya, yung hindi naman lahat pinagaling niya eh, no? Pero yung marami, nangaral siya ng salita ng Panginoon. At nung makita niya yung mga tao, no, nagkaroon siya ng malalim na pagkaawa sa kanila. At ang sabi niya sa kanyang mga apostol, mga disciples, mga tagasunod, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Mga kapatid, itong sitwasyong ito, nitong panahon ng Panginoong Hesukristo, no, the harvest is plentiful, napakarami ng aanihin, pero kokonti ang mga tagapag-ani. Itong sitwasyong ito, naniniwala ako ay sitwasyon pa rin natin yan. Napakarami po ng aanihin. Ang ibig pong sabihin yan, marami ang nangangailangan ng kaligtasan sa kapanahonan natin ngayon. Pero kakaunti ang mga manggagawa. Kakaunti ang mga nagre-reach out, no? Bakit kaya nahihirapan tayo, no? Sabi nga ng isang preacher, 95% daw ng mga Kristiyano sa kapanahunan natin ngayon ay hindi pa nakapag-share ng salita ng Panginoon. Hindi pa nakapag-lead, no, ng isang tao na tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Imagine, 95% ng mga Christians sa buong mundo ay hindi pa nakapag-share ng salita ng Panginoon. At 80% naman ng mga Christians ang hindi parati nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Okay? Kumbaga ay paminsan-minsan lang nagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, ano kaya ang dahilan? Bakit po kakaunti pa rin ang mga laborers noon hanggang ngayon? Ano ang kailangan nating gawin? At dito natin makikita sa halimbawa ng Panginoong Hesukristo, ano ang dapat tayong magkaroon para tayo po ay mag-reach out, no? At hindi na tayo pagpabukas pa, no? Hindi na tayo magdalawang isip pa, no? Hindi na natin ito kailangang isang tabi, kundi kailangang gawin na natin itong pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ano ang halimbawa ng Panginoong Hesukristo? So meron po tayong apat na makikita na kailangang nating gawin para tayo po ay mag-reach out, para abutin natin ang mga tao na nangangailangan ng mabuting balita. Ang una po na makikita natin, ang sabi dito sa verse 36,
when he saw the crowds. Pansinin po niyo yung salitang saw or see. When he saw the crowd, nung makita niya, no, ang karamihan. Okay? Mga kapatid, ang una daw na dapat magkaroon tayo for us to reach out ay to comprehend, no? Or we need comprehension. Ang ibig sabihin ng comprehension dito ay you understand completely. Okay? Naintindihan mo ng maigi yung sitwasyon, no? Yung talagang alam mo yung pasikot-sikot ng kanilang problema. At yung yun po ang ibig sabihin dito nung salitang when he saw the crowd. He was able to comprehend. He was able to understand their situation completely. Mga kapatid, ngayong umaga, no, for us to reach out, no, to other people, for us to be part, no, of the laborers, we need to look around us. Okay? Tingnan natin kung ano ang sitwasyon sa ating kapaligiran. At tingnan natin yung mga tao na sa araw-araw natin na ginagawa, no? Kung ikaw ay empleyado, yung araw-araw mong nakakasama sa office, kung ikaw ay estudyante, yung iyong mga kaklase na nakakausap, kung ikaw ay sa bahay lang, yung mga kapitbahay natin, or yung iyong mga mahal sa buhay na kasama mo sa oras na ito, naiintindihan mo ba ang kanilang mga sitwasyon? No? Naririnig mo ba ang kanilang mga kwento? No? Kasi by doing that, dun natin maiintindihan ang kanilang sitwasyon at magbibigay ito sa atin ng encouragement, ng courage, no, to reach them out. Merong mag-ama na sumakay sa tren, no, at yung kanyang anak ay 24 years old na. At tuwang-tuwa itong 24 years old na ito sa kanyang mga nakikita. Ang sabi niya, "Dad, tingnan mo yung mga puno, no, ang gaganda ng kulay, ah, kulay berde, no, kulay pula, kulay dilaw, ang gaganda." No? Tapos yung mga katabi nila, parang nagtataka. Parang 24 years old na ito. Eh noon pa lang niya na-appreciate yung ano, yung mga kulay ng dahon ng puno na yon, no? So iiling-iling sila, no? And then maya-maya sumigaw ulit yung ano, napasigaw ulit yung 24 years old. Ang sabi niya, "Dad, tingnan mo yung mga ulap. Parang hinahabol tayo." No? So yung tatay naman niya, itatango-tango lang at ngingiti-ngiti. Hanggang sa itong mga katabi nila, hindi na makatiis at sinabi na doon sa tatay, kinausap yung tatay, sabi niya eh, "Sir, parang kailangan mo nang ipakonsulta ang mata ng inyong ano, ng inyong anak, no? Sa magaling na ano na doktor." Ang sabi nung tatay, "Oo nga. No. In fact, kagagaling lang namin talaga sa hospital. At itong anak ko, simula nung siya ipinanganak hanggang kahapon ay bulag, no. Ngayon lang siya nakakita, no. Kaya ngayon niya lang na-appreciate ang kagandahan ng kanyang kapaligiran." Nung malaman nila 'yon, ay silang lahat ay natahimik at naunawaan nila ang sitwasyon. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay may kwento, no? At ang bawat isa sa atin ay may longing. At marahil yung kasama mo, no, sa opisina, sa school, sa bahay, sa inyong community, no, ay may kwento na kung bibigyan lang natin ng atensyon, no, kung papakinggan lang natin sila, kung iintindihin lang natin sila, ay marirealize natin na kailangan natin silang bahaginan ng salita ng Panginoon, ng mabuting balita ng kaligtasan. At yun po ang nangyari dito, no, nung makita ng Panginoon ang mga tao na sumusunod sa kanya, no, nung maintindihan niya ang kanilang sitwasyon, no, siya ay nagkaroon ng awa at nagkaroon siya ng masidhing pagnanais, no,
to continue to share the word of God to them. At ganun din tayo mga kapatid, no? For us to reach out, we need to comprehend the situation of the people that are around us. So ngayong umaga, sino ba yung mga tao na lagi mong nakakasama? Sino yung mga tao na lagi mong nakakausap? Naririnig mo ba sila? Nakikita mo ba yung kanilang pangangailangan? At alam mo ba ang pwede mong maitulong sa kanila? Hindi mo man sila matulungan ng pera or ng kung ano paman. But there is one thing na napakahalaga na maipagkaloob natin sa kanila. At yun ay ang salita ng Diyos, salita, mabuting balita ng kaligtasan. Ang pangalawa po na dapat magkaroon tayo, no, ang una, we need to have comprehension. Ang pangalawa na dapat magkaroon po tayo, we need to have compassion. At yan ay makikita natin dito, no? Sa verse 36, no? Sabi ng talata, when he saw the crowds, he had compassion on them. Okay, tandaan po natin mga kapatid, hindi natin ito mararamdaman kung wala yung una na ginawa, no? Kung wala yung comprehension. At ang ibig sabihin din pala ng comprehension din ay you intentionally look, no? Kumbaga, may dahilan ka kung bakit ka titingin. Hindi yung na-aksidenteng napatingin ka lang, no? Kundi sasadyain mo, no? Na titingnan para maintindihan, no? Para malaman mo ang kanilang pangailangan. And once you comprehend their situation completely, ito ang sunod nating mararamdaman. Compassion. Ano ba ibig sabihin ng compassion? Sa Greek, ang kahulugan po nito, sa kung itatranslate natin sa English, ang ibig sabihin po ng compassion ay move from deep within, no? Move from deep within. Kumbaga ay ikaw ay naantig, no? Pamula sa iyong puso. Okay? At kung titingnan po natin ang kahulugan po nito, no, or ang ibig sabihin nitong compassion na ito ay it's a willingness to wade into the muck and mire of sin, the ugliness and stench of broken lives in order to show the love of Christ and share the gospel. Ang ibig sabihin daw po ng compassion ay willing ka na suungin kahit napakadelikado, kahit na napakarumi, no, yung iyong pupuntahan para lamang mailigtas, no, para lamang magawa mong dalhin sa mas maayos na kalagayan ang isang tao na naligaw o nahihirapan. Yun daw po ang compassion. Yung hindi ka lang basta, uy, nakakaawa naman yan. Tapos na. Hindi. Maawa ka at the same time, tutulungan mo siya, no, na makaahon doon sa kung anumang sitwasyon na nakakaawa siya. Kung inyong maalala sa Luke chapter 10 verse 33, yung Good Samaritan, anong ginawa niya doon sa isang Hudyo na binugbog, no? Ang sabi doon, but a Samaritan as he journeyed came to where he was, and when he saw him, he had compassion, no, on him. So naawa itong Samaritan or itong Good Samaritan doon sa binugbog at iniwan na half dead, no, na Hudyo. Anong ginawa niya? Kanyang ginamot ang kanyang sugat at dinala siya sa hotel para makapagpahinga. Yun po ang ibig sabihin ng compassion, no? You have to do something, no, para maiahon siya sa kanyang masama, no, at mahirap na kalagayan. At mga kapatid, ngayon pong umaga, I believe kung inyong papakinggan, inyong aalamin ang mga sitwasyon ng mga nakapaligid sa atin, yung mga tao na parati nating nakakasalamuha, for sure, maririnig ninyo, malalaman ninyo ang pangangailangan nila ng kaligtasan. At again, ganyan sabi ko sa inyo kanina, tayong mga sumusunod sa Panginoon, tayong mga sumampalataya sa Kanya, tayong mga buhay na walang hanggan, tayo po ay may kakayahan, no? Nasa atin po ang mensahe, no?
Nasa atin po ang solusyon, ang tugon sa kanilang pangailangan. Ang gagawin lang po natin ay ibabahagi natin ito sa kanila. Again, magagawa lang po natin ito, no? Magkakaroon, magdidesisyon lang tayo to reach them out, no? Una, kung tayo ay may comprehension about their situation. And then, ang pangalawa, kung meron po tayong compassion, no? Ang dahilan kung bakit hindi natin maramdaman ng compassion, dahil hindi natin alam ang kanilang sitwasyon. We don't comprehend completely their situations. Kaya mga kapatid, ito po ang hamon po sa bawat isa. No? Alamin natin ang kanilang sitwasyon, ang kanilang kwento. In that way, magkakaroon po tayo ng totoong pagkaawa. No? At itong pagkaawang ito ay magta-translate, no, sa action na ibibigay po natin, no, ibabahagi natin, no, ang kanilang matinding pangailangan. At yun po ay ang aral ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, it's about time, no? It's about time to reach them out. Nakita po natin yung una na dalawa na dapat meron po tayo o magkaroon po tayo para po tayo ay baka reach out, no po, sa mga tao na nangangailangan ng magandang balita ng kaligtasan. Nakita po natin na dapat magkaroon tayo ng comprehension, malaman natin ang kanilang sitwasyon. And then, ang pangalawa, we need to have compassion. O, magkaroon po tayo ng malalim na pagkaawa, na awa na hindi lamang sa salita, kundi awa na may gawa. No? Na tayo po ay kikilos, no? Hindi po tayo magdadalawang isip na tulungan sila kahit gaano kahirap, no? Kahit gaano kalayo, no? Yung dapat nating gawin, no, para sila ay matulungan, no? Hindi po tayo magdadalawang isip na ibahagi ang salita ng kaligtasan sa kanila kahit na maraming salungat, no? Maraming ayaw, or kahit na mahirap yung lugar na kung saan naandoon yung gusto nating tulungan, no? Ang compassion, hindi po tinitingnan yung hirap, kundi ang nakikita niya yung pangangailangan niya na kailangan niyang makaalis dun sa sitwasyon na yun. So, yun po ang pangalawa, we need to have compassion. At ang pangatlo, we need to have commitment. Ano po? Commitment. Ano ba ibig sabihin ng commitment? Ang ibig sabihin po nito, promise to do something whatever happens, no? Pangako na gagawin mo kahit na ano ang mangyari, no? Kumbaga, pangakong tatapusin mo, no, na gawin kahit na ano mangyari, kahit nga maraming obstacles, kahit na mahirap, pero dahil sa ito pinangako mo na gagawin mo, no, ay hindi mo siya titigilan hanggat hindi tapos. At ang Panginoong Jesucristo, no, hindi lamang niya tiningnan, no, hindi lamang siya nagkaroon ng awa, kundi meron din siyang commitment, pangakong gagawin kahit anong mangyari. Kaya kung babasahin natin ang Hebrews chapter 12 verse 2, ito'y pinag-aralan natin ng ilang Miyerkules, pero ang sabi dito, may magandang phrase na nagpapakita ng commitment ng Panginoon, no? Ang sabi sa second part, ang sabi niyan, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, no? So, sa kabila ng napakatindi at napakahirap ng dadanasin ng Panginoon para mailigtas kayo at ako, no? He endured the cross, no? He scorned the shame, no? Talagang binaliwala niya yung kahihiyan, no? Talagang nagpakatatag siya kahit na napakahirap, no, ang mamatay sa krus, no, dahil sa kanyang commitment. Ano ang kanyang commitment? Para iligtas kayo at ako. Para tayo ay dalhin sa mas maayos na sitwasyon. Yun nga po. Tayong lahat ay mapapahamak, no? Tayong lahat ay naliligaw ng landas. Dahil sa awa ng Panginoon sa atin, ibinigay niya yung kanyang buhay, no? He sacrificed his life, no,
para from darkness, no, mula doon sa kapahamakan, no, tayo ay dinala niya sa kaliwanagan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi niya dito sa John chapter 19 verse 30, nung matapos niya lahat ng requirements para maligtas tayo, no? Yung dinanas na niya yung matinding paghihirap, no? Ito ang kanyang isinigaw, no? Bago siya mamatay. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Ang sabi niya, "It is finished," no? Kumbaga, hindi siya namatay, no, hangga't hindi tapos, no, yung kailangan para maligtas kayo at ako. Yun ang commitment, mga kapatid. Sa umagang ito, gaano tayo ka-committed na ibahagi ang salita ng Panginoon? No? Gaano tayo ka-committed to reach out these people who are in need? Mga kapatid, tandaan natin kung sino man yan nangangailangan, no? Yan man ay office mates mo, kaibigan mo, loved one mo, no, kakilala mo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, mapapahamak talaga yan, ano, pupunta siya sa impyerno pag hindi mo binahagi na ng salita ng Panginoon. At ang sabi nga nung isang mga ngaral, ang commitment ay you will give your best, no, for him to accept the Lord Jesus Christ, no. Bagamat ang Panginoon ang nagkukonvict, ano, ang Panginoon ang kumikilos sa puso ng isang tao para tanggapin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. But our role is to give our best, no. Kung halimbawa tinanggihan ka ngayon, bukas ulit, no. Kung tinanggihan ka bukas, sa susunod ulit, no. Yun po ang giving our best, no. 'Di ba pagkaawang-awa ka sa isang tao, no, talagang sisikapin mo, no, na talagang siya'y makaahon doon sa sitwasyon na 'yon. Talagang gagawin mong lahat ng makakaya mo, lahat ng alam mo para maiahon yung isang tao na nangangailangan, na kinakaawaan mo. 'Yun po ang commitment. At mga kapatid, 'yan ang kailangan po natin, no. Yun ang problema ng 95% na hindi nagsishare ng salita ng Panginoon. At yung 80% na paminsan-minsan lang nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Commitment. At yan din po ang kulang po sa ating mga mananampalataya sa umagang ito. Kaya tayo po ay dadako sa ika-apat. Ano po? Ito yung sinabi ng Panginoon, no, sa mga disipulo, no. Ika-apat na dapat gawin natin, no, para tayo po ay mag-reach out. Kung babalikan natin ang Matthew chapter 9, verse 38, ang sabi dito, "Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers in his harvest field." Ang pang-apat po, no, na dapat meron tayo o dapat natin gawin is, we have to call on God. We have to call on God. Tayo po'y tumawag sa Panginoon. At yun ang dahilan bakit ito ang iniutos ng Panginoong Hesukristo muna, no? Kung inyong mapapansin, siguro kung tayo ito, ang ating sasabihin agad ay humayo na kayo. Bahaginan nyo na agad sila ng mabuting balita, no? Hindi agad yun ang sinabi niya. Ang sabi niya, "You ask the Lord of the harvest." No, tumawag kayo sa Panginoon, no, sapagkat hindi po tayo magkakaroon ng comprehension, hindi po tayo magkakaroon ng compassion at commitment hanggat hindi po kumikilos ang Panginoon sa buhay natin, no. At para kumilos ang Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng mga mananampalataya, para mag-reach out, no, we need to call on Him. We need to ask, no, His power, no,
His guidance, His wisdom. No? Pagka po tayo ay tumawag sa Panginoon, He will guide us. Po. Siya lang ang makakapag-gabay sa atin. No? Siya lang ang makakapagturo sa atin kung anong dapat nating sabihin at dapat nating gawin. Ito po ang fear kasi ng marami kung bakit ayaw nating magbahagi ng salita ng Panginoon. Madalas, ang ating iniisip, hindi natin alam sasabihin natin, hindi natin alam ang ating gagawin. No? Kaya dapat tayo po ay manalangin. We always have to call on God, no? Sa mga bagay na ito. He will guide us. At ang pangalawa, He will give us courage. No? Bibigyan niya tayo ng lakas ng loob. I'm sure ang bawat isa sa atin ay marami nang natutunan na kung paano magbahagi ng salita ng Panginoon. Iba-ibang style, iba-ibang paraan. No? Pero, nasan tayo? Nasa 95% ba tayo o nasa 80%? Kung nasan man tayo doon sa dalawang yun, no? Ang ibig sabihin nun, kahit marami na tayong alam, takot pa rin tayo. Kaya kailangan nating humingi ng tulong sa Panginoon. No po? Sapagkat the Lord will give us courage. Kung papansin ninyo, aalalahan ninyo ang nangyari sa Acts chapter 2, no? Ang mga disciples ay for 3 years ay tinuruan sila ng Panginoon kung paano ibabahagi ang salita ng Diyos sa mga tao. I'm sure nakita nila yun sapagkat 24/7 magkakasama sila. Pero nasaan sila during that time? Nandun sila sa upper room, nagtatago sila, takot na takot sila. But, nung sila'y pinuspos ng banal na spirito, okay, sila ay lumabas. No? Nagkaroon sila ng lakas ng loob na ibahagi ang kanyang salita. Kahit kanino, no? Kahit sino, no? Ay ibinahagi nila ang salita ng Panginoon. At ganun din po, mga kapatid, ang mangyayari sa atin. If we call on God, if we pray, if we ask God, no, to guide us, He will give us courage, no, to share His words, no, to anyone, no, who needs it. Okay? And then ang pangatlo na ay pagkakaloob ng Panginoon pagka tayo tumawag sa Kanya. Hindi lamang yung guidance, hindi lang yung courage, but opportunities, no. The Lord will lead us to people, no, na nababahagi na natin, no, na susunod sa Panginoon. No? If we will just call on the Lord, if we will always pray, no, we will, if we always ask God, no, to lead us to the right people or person. No? And I'm sure, mga kapatid, nasa kapaligiran na natin ang mga tao na yan. No? Ang kailangan nga lang talaga natin is guidance, no, courage, no, and then the opportunities will come. No? Sabi ko po yan sapagkat yan po ay aking naranasan. Madalas ako'y takot, madalas ako'y nahihiya. Pero every time na humingi ako ng strength, no, ng wisdom, ng courage sa Panginoon, then unti-unti lumalabas, no, yung mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. No? At sa biyaya ng Panginoon, akin silang nababahaginan. Kapatid, ngayong umaga, may apat tayo na dapat magkaroon para tayo ay makapag-reach out. No? Anytime. No? Starting today. No? Ang una na dapat magkaroon tayo ay comprehension. No? We need to observe ano ba ang sitwasyon ng kapaligiran ko, ng mga tao sa paligid ko. And then ang pangalawa, pag nakita mo yon, you will start to have compassion. No? And then ang pangatlo, you need to be committed, mga kapatid, to do it. Sa lahat ng pagkakataon, no, iibahagi natin ang salita ng Panginoon. And then, let's always call on the Lord. No? Para mangyari yung 1, number 2, and number 3. No? Sapagkat, kung tayo ay parating tumatawag sa Panginoon, He will guide us, He will give us courage, and He will give us opportunities. Mga kapatid,
Salamat sa Panginoon sapagkat nakaabot tayo sa 2021. Okay? Kung gusto nating ma-restart ang buhay natin, no? Kung gusto natin na itong bagong taon natin ay magkaroon ng kabuluhan sa atin, no? Maging productive tayo, maging meaningful ang taong ito, no? We need to recharge, no? We need to allow God to recharge us and allow God to restore us, no? At ang expression po ng isang taong gustong mag-restart, ang expression ng isang recharge at restored na mananampalataya, he will reach out, no? Siya ay mag-exert ng effort, no, to share the word of God, no, sa mga tao na nangangailangan ito. At mga kapatid, ngayong umaga, this will make us stable, no, in these unstable times, no. This will make our new year count when we reach out. Kaya ang akin pong panalangin sa bawat isa, mga kapatid, pag-pray po natin na may bahaginan tayo ng salita ng Panginoon, ng salita ng kaligtasan ngayon pong taong ito. At ipag-pray din po natin na meron po tayong ma-disciple, no? May follow-up, no? Para po ang taong ito, no, ay maging isang makahulugan, makabuluhan, at mabunga na taon sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalaala ulit sa amin. Help us to reach out. Tulungan mo kami na hindi kami maging kasama doon sa 95% at sa 80% na hindi nagbabahagi ng salita mo at paminsan-minsan lang. Tulungan mo kami, Lord, na makita namin yung opportunity at i-take advantage namin to. Ibahagi namin ang salita ng Diyos, ang salita ng kaligtasan na isang araw ay ibinahagi din sa amin at aming tinanggap. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, Panginoon. Bigyan mo kami ng biyaya, ng guidance, Panginoon. Nawang isang taong ito ay maging mabunga sa bawat isa, lalo tigit sa mga members ng CGBC Satellite. Ikaw nawa ang pumatnubay sa amin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong matyaga na pakikinig. Nawa ay patuloy po na tayo ay sumunod sa instructions ng Panginoon at sa biyaya niya ay marami po makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin at sa ating pagbabahagi ng aral ng kaligtasan. Maraming salamat po at magandang umaga sa bawat isa.